sabi po ng Bible, ang tao makasalanan, ang tao mamamatay, ang tao mapaparusahan sa impyerno. Kahit anong religion ng tao, kahit anong kanyang ginagawa mabuti, ang tao hindi niya kayang dalhin ang sarili niya sa langit dahil siya ay marumi. Pero sabi ng Bible, ganoon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Minahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Kristo ay naipako sa krus ng Kalbaryo para bayaran niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Sabi ng Bible, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tao makasalanan, kung tunay na maniniwala kay Kristo, kung tunay na magsisisi, ang tao yan ay mapapatawad at maliligtas. Hindi ako pupunta ng langit kasi mabait ako. Hindi ako pupunta ng langit kasi pastor ako. Kasi kahit pastor ako, kahit mabait ako, ako'y makasalanan, papunta ako ng impyerno. Pero bakit ka pupunta ng langit, pastor? Kasi minsan sa buhay ko, inamin kung ako'y makasalanan, tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang aking tagapagligtas. At ang sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag ako'y namatay, mayroon akong langit na pupuntahan, hindi dahil piniyakap ko sarili kong kasalanan, kundi tinanggap ko ang nagbayad sa kasalanan ko, si Kristo Jesus na aking Panginoon. Tinanggap ko siya ng may pananampalataya. Kung meron po dito ngayong hapon na magsasabi, Pastor, hindi ko alam kung saan ako pupunta pag namatay. Nais kong malaman mo, gusto ka ng Diyos maligtas. Gusto ng Diyos tanggapin mo siya. Paano siya tanggapin? Manalig ka sa kanyang salita. Manalig ka sa iyong tagapagligtas. Aminin mo sa harap ng Diyos na ikaw ay makasalanan. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Ikaw ay makiligtas, sabi ng Biblia. Kailangan mo makaintindihan ang kasalanan ay marumi at ang Diyos ay malinis. At ang kasalanan marumi na yan, binayaran ni Kristo. Hindi mo na kailangan maghira. Hindi mo na kailangan mapunta ng impyerno. Kailangan mo na makaligyan kay Kristo. Handa mo bang sabihin, Panginoon, ako'y marumi? Gusto kong maintindihan mo, Panginoon, hindi ko kayang iligtas sa aking sarili. Panginoon Jesus, pumasok ka sa puso ko, ako'y iyong iligtas. Ako'y iyong iligtas, Panginoon. Sabi ng Bible, ikaw ay kanyang iligtas. Ang iyong kasalanan ay tatanggalin sa iyo at lalagyan ka niya ng katwiran na nang gagaling kay Kristo. Kung tunay kang mananampalataya kay Jesus. Kung tunay kang tatalikod at haharap kay Kristo na may buong paniniwala. Ang sabi ng Bible, ikaw ay maliligtas. Kung tinanggap ko ang Panginoon bilang aking tagapagligtas, nagtiwala ako kay Jesus na aking tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, ang banal na Espiritu ng Diyos ang naging tatak ng aking kaligtasan. Ephesians chapter 1, verse number 13. In whom he also trusted. Kay Kristo yan. Kayo na nagtiwala kay Kristo. After that, he heard the word of truth. Pagkatapos mo makinig ng preaching, ng katotohanan, ang mabuting balita ng iyong kaligtasan. In whom also, after that, he believed. Pagkatapos mo manampalataya kay Kristo, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ikaw ay tinatakan ng hindi mo nakikita. Nang tinanggap mo si Jesus, ang banal na Espiritu ng Diyos inilagay sa iyo para maging tatak ng iyong kaligtasan. Anong ginagawa ng banal na Espiritu? Pag naipapangaral ang kanyang salita, yun ang nagsasabi sa iyo. Yun ang nagko-convict sa iyo. The Spirit convicts you as the word is being preached. Kahit matalino ang tao, pag hindi paligtas, kahit i-memorize niya ang Bible, wala siyang maintindihan. Pero kahit tayo na hindi naman tayo nag-aral ng sobrang dami, even if we are not too intelligent in this life, because the Holy Spirit is in us when we receive Jesus, when the Word of God is being preached, there is conviction. Ang banal na Espiritu ng Diyos ngayon ang nagko-convict sa puso mo para huwag mo nang gawin ang mga bagay na ayaw ng Diyos at gawin mo na yung mga bagay na gusto niya. At sa ating pakikiisa sa banal na Espiritu, ang sabi ng Bible, lumalabas ang kanyang mga bunga sa atin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Ang church po ang lugar kung saan pinagaling ng Panginoon ang makasalanan.